Magandang gabi, sir. Si Olan po tsaka si Rod. Good evening, Mayor Ines, sir. Yes, Sir Rod, Sir Olan. Maulan at mapagpalang gabi sa inyo. Ganun din sa mga nakatagaygay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Yes, sir. Oh. Maulan, no? Oh. May by-bus operation. Sa loob ng mismo na Intramuros, Major? Oh, nahulihan pa ng baril yung ano dito. Baka ibigyan mo nga kami ng ano dyan. Background, no, sir. Ano nangyari? Yes, sir, nagkaroon tayo ng by-bus operation kung saan nga dalawang suspect dito ang nahuli, itong si alias Boss at saka si alias JM. At mga taga Fort Area Manila ito, at kinasa nga yung by-bus operation ng mga kwerpo ng Station 5 sa pangunguna ni Major Edwin Pugan. Mm-hmm. At nakunan ito ng ano, ng tumulang mga 10 gramo ng illegal drug. At ngayon, itong dalawa pala na ito, miyembro ito ng Batang City Jail, itong si alias Mos. At itong si alias Jail naman ay miyembro ng Bahala na Diyang. Oo. Nanahulihan pa ng baril ito, sir? Yes. Yes, nahulihan din sila ng baril dyan, isang revolver ito, caliber 38, at may mga bala. Oo nga. At isang pa na rin yung kakulang reklamo sa kanila dito sa tanggapan ng taga-Uti, yung violation ng RA 9165 yung sa illegal drugs at saka RA 10591 yung naman sa illegal possession of firearm. Yung mga suspect is taga-port area? Tama ka dyan, Sir Ron. Mga taga-port area ito. Nahuli ito sa bypass dito sa may area ng Anda Circle kung pamilya kayo dyan sa may Intramuros Manila. Oh, mukhang ano eh, no? May baril pa silang ano. Anong totoo, sir? Babae ito, isa dito babae. Babae? Oh, at isa membro ng LGBTQI. Di ba, sir? Pero ang matindi yun, meron silang dalang illegal na baril. May ano, may possibility kasi hindi naman tayo nag ano, bakit kami baril, di ba? Ano yan, tapos may droga ka. Iba yung pupasok sa isipan ng isang ordinary mamamayan. Ano ka, armed and dangerous ka. Kung baga, ikaw, totoo yun, diba? No. Major, di ba? Tama ka dyan, Sir Ron. At doon nga, doon sa bypass operation, nagkagulatan nga. Dahil ito palang alias boss na to, natawag na rin si alias Waray. Siya rin pala yung pinaghahanap natin at suspect natin sa shooting incident na nangyari nung nakaraang project sa may Intramuros. Kung saan yung maglipil partner na at saka meron silang isang one-year-old na anak na nadamay. Ay, ito yung suspect natin. At yun nga, ang maganda rito, sabi nga, mahaba ang kamay ng bata. Tama. Para sa mga ganito. At katulad ng mga binabanggit ko sa inyo, ng mga nakaraan, hindi palaging Pasko, may Simana Santa rin, di ba? Opo. At sabi nga, target ng bypass ito, kaya lang during doon sa course ng ating operation, nagulat sila na ito pala ang target sila ng bypass. Ito rin pala yung taong suspect natin sa shooting incident niya sa may Intramuros, Manila. Sir, sino doon, sir? Yung babae o yung alias boss? Itong ano, itong alias boss na to. Notorious, yes, pala yun. Oh, pero Major Ines, Sir Philip, etong mga ito, kumbagay, may categorize natin na talagang meron na talagang background doon sa pagbebenta ng pinagbabawal ng gamot. Considering talaga, dumadayo pa sila sa ibang lugar. Most probably from port area, dyan sila nagbabagsak sa Intramuros. Parang ganon. Yes, yun ang nakuha nating impormasyon at yun din ang yung nalaman nating motibo kung bakit nangyari yung pamamaril na ito. Kaya nga sabi nga natin na nalaman natin dito sa ating epe ng STEU na kaya pala nila, kaya pala binaril itong mag-asawa na ito ay ang pagkakasabi niya ay hindi ito nakapag-remit doon sa mga benta ng illegal drug. Kaya sabi nga natin, nakita naman natin na nagkataon din na during doon sa course ng ating bypass, nagulat sila na ito rin pala yung pinaghahanap nila na suspect natin sa pamamaril. Ayun, at least. Okay, sir, maraming salamat. Pero ito naman, maiba tayo, sir. No? Sa Lunes ay araw naman nila, sir. Alamin lang natin kung yung mga paghahanda po ng Manila Police District kaugnay po na ipagdiriwang na holiday araw sa inyo dyan, ang diba? Manila. Yes, Sir Olaf, Sir Ron, sabi ko, meron tayong patingaw ng Police Maynila kung saan nga, balita ko na rin ito sa Sir Ron at saka Sir Ola, no? Meron tayo dito na mga activities sa lungsod ng Maynila. Katulad nga nito, meron tayong Manila Car Free Sunday. By the way, yung tuwing Sunday, nasara natin itong Rojas Boulevard, yung North at saka Southbound from 5 a.m. to 9 a.m. para bigyan natin ng pagkakataon
yung ating mga kababayan na mag-walking, mag-jogging, at kasama yung parang mamasyal dyan sa lugar na napakaganda naman. Nandiyan din makikita yung ating Dolomite Beach. Tama nila yung kanilang mga alak, di ba? Tama yung paraling. Maganda yung lugar na yun. Mm-hmm. At saka sabi nga, nakakatuwa yan, nag-exercise tayo. At the same time, nakikita natin yung ganda ng tabing dagat yan sa Manila Bay. Ayun. At siyempre mo, katulad na nabanggit yung sa Lunes po, mm-hmm, ito na po yung ating 453rd araw ng Maynila. Kung mm-hmm saan po, inaanyayahin po namin kayong sakyan, yung mga activities dyan. Meron po ngayon tayong gabi, meron tayong pre-concert dyan sa may Tartilla ng Katipunan. Tuloy-tuloy po yan. Mm-hmm. At meron din tayo dyan, yung marami pong mga sikat na banda ang naan dyan. At meron din po tayo dyan na bukas. Meron tayong panrad po bukas. Alas 4 ng magaling araw. Dyan po sa may Pirino Grandstand. Ayun. At sa June 24 po, Sir Olan, Sir Ron, magkakaroon po tayo ng civic and military parade. Dyan okay po sa may kaharaan ng Onyx Street. Magsisimula po yan alas 5 ng madaling araw. May mga pagsasara po tayo ng kalsada, mm-hmm, at naipost na po natin itong mga road closure at saka mga alternatibong kalsada para po dyan sa ating activities na yan. Military at handa-handa po yung mga pulis natin yan. Mahigit po isang buwan natin pinaghahandaan yan para wala pong puwang na magkamali tayo doon sa ating security coverage na ilalatag natin yan. Ayun. So, yes po. Yun. So may mga isasara ng kalsada po dyan, asahan na po natin, dutong nga sa Quezon City, ay matindi po ang traffic. Pero sa inyo naman, holiday naman po dyan, ano? Iba kasi mga kapuso natin, ginagamit din naman ng kalsada dyan sa Maynila para makalusot dyan. At dahil nga dun sa araw ng Maynila, ay may mga isasara yung kalye. Siguro sir, maganda rin maaga para ma-advise kagad yung ating mga motorista, sir. Malaman kagad namin, kahit bukas sa Major Ines, may pabatid yun sa amin kung ano yung mga kalsada ng isasara for Monday. Thank you po, ha? Meron tayong pinost na sa ating official account. Nakapag-coordinate na rin tayo sa MMDA, ganun din sa MPTV, na i-post na natin yan para malaman ng ating mga kababayan. Kaya sabi nga natin, maaga natin ginawa yan para yung mga maa-apekto niya, makita agad nila at makaiwas sila sa mga dami. Ayun. Sir, yung concert libre po, no? Walang bayad dyan yung mga aktibidad dyan, ano? Yes, no? Tama po kayo dyan, Sir Olan. No? Libre po yan. Yan po sa mga kartilya. Kartilya po ng Katipunan, dyan po sa tabi ng City Hall. Pwede po kayo pumunta dyan. Tama po yung pamilya nyo. Masaya po yan. Oo nga po. Sige, sir. Pero bago ka magpaalam, congratulations muna sa MPD, ha? Uh-huh. Dahil, yung week, maraming salamat sa inyo. Siyempre, sa pangunguna ng ating District Director, si Police Brigadier General Tom Ibay. Ibay, maraming salamat. Sir Olan, siyempre naman, makakaasa kayo na patuloy namin iangat ang aming kalasag at iumang namin ang aming tabak sa mga maliligalig at balak maligalig ng aming lugar sa Nicalaan. Siyempre, katulad nung nabanggit nyo, sa ilalim ng aming punong taga-Timon, sa Phenomenal General Brigadier Arnold Thomas T. Ibay na may tataktong sa servisyo o ramitong umaksyon at may malasakit sa timbulan ng laya at liwang Nakila, ang luntod ng Maynila. Thank you very much, Major Philip Pines, MPD PIO Chief.